everyone. I am Ms. Arabinis Ocampo, a hospitality management instructor. Welcome to my class. A pleasant day to each and every one of you, hospitality and tourism management students. So for today's discussion, we are going to talk about the tourism and hospitality network and supply components. So this will be our first topic this midterm in our subject, Macro Perspective in Tourism and Hospitality. So in here, we are going to tackle about what are the different networks of tourism and hospitality, as well as the supply components within those two industries. So let's begin. Okay, so first let us define what is travel industry. So travel industry is a tourism and hospitality network which includes both public and private sector. So that is why G. Choi and McKenz, they've defined travel industry as the composite of organizations. So when we talk about the word composite, it means complex. Okay, so complex or it has several elements. So dun nga po nakapaloob si public at saka si private sector. So this involves in the development, production, marketing of products and services to serve the needs of the travelers. So the public and the private sector, they are both coordinating with one another para nang sa ganun mas ma-develop pa. Kaya mas makapag-produce pa sila ng mga products and services para sa pangangailangan ng mga travelers or mga turista. So, syempre, as they produce, as they develop products and services, hindi dun matatapos. So, there is still continuous effort pagdating sa marketing. So, continuous promotion, continuous advertisement, para sa ganun, mas makilala palalo at mas mapatronize palalo yung mga products and services na ino-offer natin sa tourism and hospitality. So in here, there is a figure which is the direct and the indirect components of tourism network. So sa mga susunod na slides, ito lang din yung paliwanag. Okay, so let us summarize the figure stated in this presentation. So first in the figure, we have different categories. So we have category 1, we have category 2, and we have category 3. So in category 1, it composed of the what we call direct providers. Okay, so example is the travel agency, hotel, retail shops, restaurants, airlines, and ground transportation. So bakit sinabi na direct providers si category 1? So it is called as direct providers because they represent the sectors of the industry that are visible to the travelers. Okay, ibig sabihin, direct to the point. Sila usually yung mga categories na visible sa mga travelers, nakikita natin agad, nakakausap natin agad. Pwede tayong makipag associate with them. They can entertain us as well. So for example, you want to book a tour package, you can go directly sa mga travel agency. And therefore, sila mismo yung magpo-provide directly ng mga kailangan ni tourists. So same with hotel. If you want to book a room, if you want to book a, let's say, a guest room, so you can go directly as well kay hotel. O kaya naman, you can visit their websites and then makikipag-interact sila sa'yo right away. Okay? So kaya sinabing direct providers sa mga travelers or tourists. So the second category is the category 2, which is support services. So support services, it comprises of contract food services, contract laundry, food suppliers, tour organizers, travel publications. So si support services, from the word itself, it supports directly the direct providers. So si support services, katulong po siya ni direct providers. Okay? So ibig sabihin, for example, sa isang restaurants, so hindi naman mag-work ang isang restaurants without enough food suppliers. So kailangan ng mga supplies for the ingredients, for the packaging, 'di ba? So kaya sila affiliated with one another. So another thing is about the contract laundry. So for example, sa isang hotel, wala silang laundry services na ino-offer.
inside the hotel so they can ask for a contract laundry services sa ibang mga laundry shops. Okay, so ibig sabihin, in case na magpapalabas si guest, so dahil wala silang in-offer na in-house laundry services, so kukontakin nila yung mga laundry shops outside the hotel or within the specific location. So makikipag-affiliate sila, meron silang kontrata na for every laundry services na i-avail ni guest, so sa kanila dadalhin or sila ang magpo-provide, okay, ng laundry services. But the support services are indirectly. Okay, so indirectly naman siya sa mga traveler. Kasi syempre, yung mga food suppliers, yung mga tour organizers na yan, yung mga contract food services, usually hindi naman na natin sila nakakasalamuha. Hindi na natin sila nakikita or nakakausap. So, directly lang siya pagdating kay direct providers or kay category 1. So, category 3 naman is about tourism developmental organization. Okay? So, si TDO naman, it affects directly the direct providers and the support services. Okay? So, naapektuhan or directly na merong connection si TDO pagdating naman kay support services at kay direct providers. Okay? So, ibig sabihin, si TDO, it composed of mga planners, government agencies, financial institutions, real estate developers, educational and vocational training institutions. So, like for example, si direct providers, which is yung mga hotels, okay? So, kailangan nila ng fund to for expansion ng kanilang hotel. So, pwede silang makipag-affiliate or makipag-communicate sa mga financial institution o kaya naman sa mga real estate developers. Okay? So, for the support services, ganun din. Okay? So, yung mga food suppliers na yan, yung mga tour organizers, travel publication, if they need help sa mga banko or sa mga financial institution, so pwede sila agad directly makipag-usap kay category 3. Okay? So, next naman, indirectly pagdating kay traveler. Okay? Kasi tayo as a traveler or mga turista, most likely hindi naman na natin nakakausap itong mga government agencies, yung mga real estate developers na to, yung mga financial institutions. So, ang nakikipag-communicate na sa mga yan is yung direct at saka yung support services. Okay? So, yun po ang tinatawag natin na direct and indirect components of tourism network. So, now let's move on to the next slide. Ayan. So, ito lang din yung mga sinabi ni ma'am kanina about the first category, which is the direct providers. Yan, visible part yan sa ating figure kanina and visible as well sa mga travelers. So, support services. So, from the word itself, it lends support to the direct providers. And the last one is the tourism developmental organization. So, sabi dyan, it deals with tourism and hospitality development. So, mas complex din yan, mas malawak din yung sakop because, sabi nga natin, tinutulungan niya yung dalawa, the direct and the support services. So, those are the three categories. So, how about the supply components? Okay, so ano ba yung mga nakapaloob within tourism and hospitality? So, the first one is the natural resources. So, natural resources, from the word itself, ito po yung matatagpuan natin sa ating kapaligiran. Okay, so it includes elements in an area for the use and enjoyment of visitors. Yung climate, yung mga landforms niyan, yung mga mountains, the flora and the fauna, or the plants and the animals, bodies of water, beaches, etc. Okay, so without the natural resources, yung mga turista, hindi nila ma-enjoy yung pagta-travel nila. Kasi usually kapag summer season, so saan ba tayo dumidepende? Diba sa mga resorts, sa mga beaches na pinupuntahan natin. So, the second one are the infrastructures. So, it consists of all underground and surface developmental construction. So, ito po example niya is mga water or water supply systems, sewage disposal system, other constructed facilities, such as highways, airports, railroads, parking lots, and etc. So,
Si infrastructure, normally ito yung tumutulong sa atin, ano? Para mas makilala pa yung isang lugar. Tumutulong din yung infrastructure for the accessibility and convenience of the tourist as well. So, syempre, pag magta-travel tayo, kailangan natin ng maayos na mga daanan. Kailangan natin ng maayos na airport. Kailangan natin ng maayos na mga parking lots, mga parking spaces. Para nang sa ganun, di ba, mas maging convenient yung pag-travel natin. So, sabi nga natin, ang isang bansa na may magandang infrastructure, well-developed infrastructure, so, masasabi natin na itong bansa na to is umaangat, lumalago. Okay? So, the third one is about the superstructure. So, pag naman superstructure, it is the above-ground facility services. So, si infrastructure kasi underground. Like for example, yung mga sewage o yung daanan ng mga waste ng mga tao. So, si superstructure naman is above ground. So, ito po example niya, mga airport buildings, passenger traffic terminals, hotels, motels, resorts, restaurants, shopping centers, and etc. So, usually, ang superstructure, ito yung mga pinupuntahan ng mga tao. Okay, ito usually yung mga pinupuntahan natin for places of entertainment, places of relaxation. Okay? And usually, dahil sa pandemya, medyo na lessen yung pagpunta ng mga tao sa mga superstructures na yan. But of course, hindi tayo kailangan na maging stagnant o hindi dapat mag-end yung life ng mga businesses na yan dahil sa pandemya. So, unti-unti, pinubuksan ulit ang tourism industry. So, number four is the transportation and transportation equipment. So, dito naman po naka-include lahat ng mga transportation services na kailangan natin in order for us to go sa mga natural resources na yan, in order for us to have the accessibility sa mga infrastructure and makapunta tayo sa mga superstructure. So, mga ships, airplanes, buses, trains, limousines, taxis, and automobiles at marami pang iba. So, those are the supply components of tourism and hospitality. So, next one is the hospitality resources. So, aside from the four, merong iisa dito na masasabi natin na it includes the cultural wealth of an area, which makes possible the successful hosting of the tourists. So, pagdating kasi sa hospitality resources, most likely ito yung masasabi natin na intangible part. Okay, hindi natin mahahawakan, hindi natin siya mabibili. So, it comes from within. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging successful yung pag-welcome natin sa mga turista. So, example niyan is yung welcoming spirit of employees. So, once na mag-enter yung mga turista sa hotel or sa establishment, we always greet them. Like, good morning sir, good afternoon sir, welcome to Harvest Hotel, welcome to Marriott Hotel. So, ibig sabihin, yung pag-welcome nyo sa mga turista is a big factor, diba? Para mas maging comfortable sila pagdating sa hotel or sa establishment. So, attitudes of the residents towards the visitor, malaking factor din yan. So, sa host community or dun sa lugar na pupuntahan natin, ano ba yung attitude, ano ba yung ugali ng mga locals doon pagdating sa mga turista? So, sinasamantala ba nila yung mga foreigners na yan pagdating sa pagbebenta ng products? O kaya naman, magiliw nilang tinatanggap? Okay, yung pagdating ng mga foreigners, binibigyan nila ng discount, ine-entertain nila ng maayos. So, courtesy, friendliness, willingness to serve the visitor. So, those are the examples of hospitality resources. So, the next one is the natural resources. So, ito lang yung summarization kanina ng sinabi natin. So, the natural resources of the destination area provide an excellent asset to sell to the tourists. So, sabi nga natin, yung mga natural resources na yan, yung mga tourist destination na yan, hindi naman yan usually minamarket ng todo-todo. Diba? Sometimes, the area itself or the destination itself speaks right away to the tourists. So, paano yun, ma'am? Like, for example, Boracay, Palawan. So, due to the beauty of the destination, dahil sa kagandahan, okay, dahil sa mga activities na pwedeng puntahan, na pwedeng gawin doon sa destination, minsan yung tao na mismo yung naaakit na pumunta doon.
Yung tao na mismo yung natitempt na tara magpabook tayo papunta sa Boracay, papunta sa Palawan. Kasi sobrang ganda nung lugar. So, malaking asset yun ng isang destination. Okay? So, kaya nga pa, minemaintain natin, di ba? Kung it's either na masira or ma-damage yung destination, nire-rehabilitate natin or nire-renovate as well. So, dito po nakapaloob yung natural scenery, climate, and environment. So, sa natural scenery, ano ba yung gusto ng mga turistang makita? Mga islands ba? Mga rivers? Dagat? So, marami. Iba't ibang klase ng scenery. So, climate, of course, it affects our enjoyment pagdating sa mga destination. So, are you a kind of tourist na kaya mong pumunta sa mga destination na may mga snow? Okay, mataas yung temperature. O kaya naman, kaya mo ba yung mga destination na mga, like, here in the Philippines, tropical countries? Okay? Kasi yung mga foreigners, they've enjoy yung pagpunta dito sa Pilipinas. So, for them, yung weather natin is kaya pa. Pero tayo as Filipinos, init na tayo, di ba? Pagdating ng summer season. So, sila naman, dahil palaging malamig sa country nila, na-enjoy naman nila yung weather natin dito sa Pilipinas. Okay? So, comfortable cold climate, of course. So, dito natin malalaman how temperature feels to the exposed skin. So, kaya nga yung iba, pagpupunta ng ibang bansa, for example, mga winter season, or talagang nag-i-snow na, so, doble-doble yung suot nila. Okay, hindi lang basta jacket or sweater, may mga makakapal pa silang mga coats na suot. So, of course, comfortable warm climate. So, dito naman yung humidity, temperature, and wind naman. So, next infrastructure. So, katulad ng na-mention ni ma'am kanina, it consists of all underground and surface developmental construction of a region. Kaya nga mahalaga sa isang destination, pag nagpunta tayo, mahalaga na masasabi natin na well-developed yung area. Okay? Kasi for example, puro mga senior citizen yung kasama mo. Diba? Iilan lang yung mga millennials or teenagers. So, syempre, ang hirap naman bumiyahe kung yung pupuntahan mong lugar is baku-baku. Diba? Kung yung pupuntahan mong lugar is hindi pa sementado yung mga highways o hindi pa sementado yung pinaka-location, walang enough na mga construction sites or let's say, walang enough na mga buildings. So, syempre, tayo as a tourist, hindi natin ma-feel yung security. So, kaya nga dapat dinidevelop yung mga infrastructure. Kaya nga, di ba, pag pumunta tayo, halimbawa, babiyahe tayo pa Manila, so, dadaan tayo sa NLEX, sa SILEX, yung mga ganyan, SLEX. So, meron tayong mga toll fee na binabayaran. So, yung mga toll fee na yun, ginagamit yun for the development of this infrastructure na na-mention natin kanina. So, next, ayan, example ng mga infrastructure, water, power, communication, sewage and drainage, healthcare, street highways. We also have the transportation terminals and security. Especially, you know, yung water, it is very important. Pag turista ka kasi, at medyo sensitive yung tiyan mo sa mga tubig. So, normally, hindi ka naman iinom from the faucet or sa gripo mismo, di ba? Bibili ka ng mga mineral waters. So, it is important na yung lugar or yung destination has a clean water na pwedeng i-offer sa mga turista. And of course, sa mismo mga tao din within the area. Power is also important, no? Dapat laging meron tayong electricity. So, kung wala, dapat we have to provide mga generator para sa comfortability din ng ating mga turista. So, communication as well and a lot of things na na-mention natin. So, hospitality resources, ayan, so meron pang ibang definition. It refers to the general feeling of being welcomed and the visitor receive while visiting a destination area. So, si hospitality resources, ito yung feeling. Okay, so in general na nararamdaman natin, once na na-feel natin na welcome tayo sa isang area, once na in-entertain tayo, so feeling natin belong tayo doon sa area. Feeling natin mag-e-enjoy talaga tayo kasi ang babait ng mga employees, talagang ina-accommodate nila tayo, talagang yung pag-approach nila sa atin is maayos. So, of course, syempre, sa hospitality resources, para maging possible yun, okay, para maging possible na ma-feel natin yung ganong
warm welcome, or let's say yung pag-aasikaso, kailangan talaga ng hospitality training. So hospitality training aims to motivate service providers to be hospitable in dealing with tourists. Kaya nga 'di ba, as early as now, dahil nag-aaral kayo, so tinetrain na kayo paano ba natin i-greet si guests, paano ba natin kakausapin si guests, paano kapag may mga problema na nangyari within the particular scenario, so ano ba yung mga dapat at hindi dapat natin gawin. So training is a must. So pag nagtrabaho naman kayo, hindi naman din mag-i-stop na, okay, mag-start na kayo agad, go na agad. So, normally, may mga trainings pa rin kayong pagdadaanan para mas ma-enhance pa yung inyong skills. Okay, so minsan kasi, yung technical skills given na alam na natin kung paano mag-mix ng mga alcoholic drinks, alam na natin kung paano magluto, mag-bed making, etc. Pero, syempre, importante pa rin yung good attitude. Okay, yung character natin, mas ma-develop pa natin along the way. Kaya nga, we have three aspects of attitude. The attitude towards self, the attitude towards others, and the attitude towards the tourism and hospitality industry. So, syempre, these attitudes can be both positive or negative, but we want to have a positive attitude, a positive character towards our industry. So, for it to happen, kailangan simulan muna natin sa mga sarili natin. So, we should have a good attitude and character first before we apply sa ibang mga companies, kasi syempre, it will affect, okay, it will affect your rating as an employee, it will affect the satisfaction of the guests as well. So, transportation is a paramount importance in developing tourism and hospitality. So, alam naman natin even before pa that without transportation, we cannot move the tourists from one place to another. So, very important. Para makarating tayo sa isang destination, kailangan natin ng maayos na transportation. Lalo na ngayon because of the pandemic, kailangan safe. Okay? Kailangan malinis din yung ating mga sinasakyan na transportation services. So, yan. So, sa transportation, we have the land travel. So, pag sa land, ibig sabihin dito sa kalupaan, ano-ano ba yung mga transportation services like taxi, limousine, bus, rail services, mga tricycle, mga bicycle. So, usong-uso na ngayon yan. So, sa air travel naman, we have the so-called porter service. So, very important ito pagdating sa mga air terminals. So, yung mga porters, they are helpful behavior and attitude are essential. And their training and supervision should be adequate. So, porters service, ito yung mga usually nag-a-assist sa atin kapag may mga luggage tayo. Sila yung mga nag-a-assist pag nandun na tayo sa airline, sa airport. And usually, dapat din, they have exclusive training and supervision. Kasi syempre, direct silang humaharap sa mga turista. So, sea travel as well. So, dito natin masasabi na one of the successful sea travel transportation is yung cruise ships. Okay? Na tinawag natin as floating resorts or flotels. Kasi what you see here sa kalupaan or sa land base, converted siya sa sea base o yung tinatawag nga natin na mga cruise ships. So, inside the cruise ships, andun na yung mga malls, yung mga resorts na yan, yung mga casino, etc. Napakarami. Okay? So, kaya nga sinabi that sea travel is a major factor in tourism and hospitality. So, ang sea travel or ang cruising, isa rin yan sa mga mataas na mag-generate ng income, okay, or revenue sa tourism and hospitality. Kaya nga maraming mga HM students, mga tourism students, ang gustong magbarko in the future or magtrabaho sa barko. So, marami talagang opportunities. So, next one is the superstructure. So, dito nga po nakalagay or nakapaloob si accommodation. So, sabi dyan, the demand for accommodation varies according to the price the guests are willing to pay, services required, and similar consideration. So, of course, if we are a kind of tourist na mahilig magstay sa mga destination for several days, like 3 days, 2 nights, so, kailangan natin ng enough accommodation. Kailangan natin ng maayos, okay, secure na accommodation. So,
We have categories of tourist accommodation na na-mention na din natin before. We have hotels, condominiums, motels, inns, apartments, paradores, pension, bed and breakfast accommodation, hostels, campgrounds, health spas, and private homes. So, napakadami pa po niyan, ano? And as we go along the way, mas madidiscuss pa natin silang lahat. So, hotel classification. So, we have to bear in mind that pagdating sa classifying hotels or sa classification ng hotel, so, we classify them as depende sa location, sa type ng guest, sa price or tariff plan, star category, and marami pang iba. But in this case, so itong apat na to is very important. So, saan ba situated yung hotel mo? Situated ba yan malapit sa city or within the city? Malapit ba yan sa mga beaches or resort? Kaya nga, di ba, yung mga hotels, ang tawag natin, resort hotel, beach hotel, city hotel. Okay? So, kasi doon natin ma-identify. Depende sa kung saan sila nakasituated. So, type of guest. So, yung mga guests ba natin is mga VIP guests, mga foreign independent tourists, or mga free independent traveler ba sila. So, these kinds of things, ito naman po ay pinimension pagdating pa lang sa housekeeping subject ninyo. Okay? So, price and tariff plan. So, yung rate natin sa hotel or sa mga room rates natin, nakadepende yon sa tariff plan na pipiliin mo. Like for example, you want na accommodation lang, walang kasama na mga food or meals, so you can choose the EP or the European plan. And last is the star category. So sa star category, nakadepende yan. Pagdating kasi sa hotel, we have the no star, we have the 1, 2, 3, 4, 5, and even 7 star hotels. So, ibig sabihin, yung star category, na de-determine natin yan, depende sa facilities, sa amenities, and sa level of service, okay, na in-offer ng hotel. So, ibig sabihin, kung mas masyadong bongga yan, di ba, mga luxurious hotel, so you have to expect na nasa 5 star to 7 star hotels yan. Okay? So, syempre, the more na mataas yung star category, the more din natataas yung ating price o yung tariff plan na tinatawag. So, din nakadepende yung room rate. Okay? So, kaya nga yung iba na mga mayayaman, mga VIP, talaga nag-check-in sila sa mga luxurious hotel, sa mga kilalang hotel na, or sa mga hotel na mataas yung star category. So, we also have food and beverage. So, of course, hindi naman tayo pupunta sa isang destination without considering ano ba yung mga kailangan nating pagkain, okay, paano ba yung enjoyment natin if gusto natin mag-bar, gusto natin mag-party-party. So, of course, the tourists are willing to pay for that, no? Hindi natin titipirin yung mga sarili natin pagdating sa pagkain, lalo na pag-turista tayo. Okay, kasi gusto natin ma-explore ano ba yung mga cuisines, ano ba yung mga delicacies nila na in-offer doon sa lugar na yon. So, restaurants, of course. So, yung iba ang ginagawa, nagre-restaurant hopping. Okay, nagpo-food trip sila sa iba't ibang mga restaurants na nag-o-offer ng mga meals. Okay, so ngayon yung mga restaurants very flexible na. Hindi lang basta restaurant. So, we have fast food restaurants, we have bar and grill restaurants, we have the so-called yung mga restaurants na nag-o-offer din ng mga, for example, mga samyupsal, diba? So, ang dami, iba't ibang categories. So, last one is the basic standard requirements for restaurants. So, it is very important na in the future, di ba? Pag naging mga business owner kayo, pag naging mga businessman kayo in the future, alam niyo ano ba yung mga standard requirement pagdating sa pagpapatayo ng restaurant. So, number one, the facade and architectural features of the building shall be appropriately designed. So, pag sinabi nating facade, ito po yung appearance. Okay? So, yung front appearance ng inyong building. So, visible ba yung inyong signages? Nakikita ba yung signage ng inyong restaurant? Maayos ba yung itsura? Maayos ba yung architectural features niya? So, that is important. Kasi sometimes, pag nakita ng mga turista na, ay, ang ganda ng restaurant, kitang-kita mo pa lang pag dumaan ka sa highway, visible na agad yung restaurant mo. Maganda yung pagkakatayo or pagkakabuild sa kanya.
So normally, ma-attract na yung mga turista din. So the dining room shall be adequate in size with sufficient and well-maintained furniture. So yung ating dining room kung saan kakain yung mga turista, dapat enough yung space. Lalo na ngayon because of the pandemic, kailangan meron tayong enough capacity. So kasi syempre hindi naman full capacity pa na lahat ng mga tao pwedeng magtabi-tabi sa table, pwedeng punuin yung restaurant. So meron pa ring social distancing. And of course, dapat may mga enough furniture, decorations tayo na ilalagay para mas maging attractive pa sa mga turista. So there shall be a cuisine of good quality and presentation served with distinction. So above everything, importante syempre na yung ihahain mo na pagkain, yung i-offer mo na mga cuisine, mga delicacies is of good quality as well. So dapat hindi lang basta maganda yung presentation o yung plating, dapat din masarap. Okay? So masasabi natin na worth it yung binayad natin doon sa specific na pagkain na yun. So adequate number of well-trained, experienced, and efficient and courteous staff shall be employed. So very important yun na dapat pag nagpatayo tayo ng restaurant, hindi enough yung 1 to 3 lang. Okay? Dapat meron tayong well-trained na staff. Alam nila kung paano i-handle yung mga customers, alam nila kung paano ipakilala yung mga iba't ibang menu, okay? Doon sa iyong menu book or kaya naman, alam nila dapat na mag-welcome, mag-greet kay guests, alam nilang i-serve yung mga food na in-order ni guests. Kaya nga, 'di ba, sa food and beverage services ninyo, okay, sa F&B ninyo, tinuturo na paano ba natin isa-serve properly yung mga wine, paano ba natin isa-serve properly yung mga pagkain, kasi may mga iba't ibang standard na ituturo for that. Okay, so those are the basic standard requirements for restaurants. So I think that's the end of our discussion. Thank you so much for listening, and if you miss some points in our lesson video, feel free to replay the video or even download it para may reference kayo. So thank you so much for listening and have a nice day.